Yo, what's up people? How are you guys doing? Kumusta kayo mga Earp? Nakita nyo na naman ang pagmumukha ko. So today, dito ako sa bahay, mag-yard work ako kasi si Marley medyo sobrang makulit na. Naghukay-hukay siya kung saan-saan doon sa labas ng bahay. I think may 3 spots siya na hinukayan. So kanina, pumunta ako sa store, bumili ako ng sand and bumili ako ng potting soil para ipapatch ko yung mga hinukay niya. Hopefully, sobra or hopefully sakto yung nabili ko. Kasi alam ko na maghuhukay pa ng maghuhukay to si Marley kasi makulit na to eh. Ha? Ano bang kailangan natin gawin para huminto ng tutsong kakahukay? Ha? Ba't ka ba hukay ng hukay? Ha? Gusto mo ilibing kita sa hinuhukay mo? Nagagawin ko, next time, maybe bukas or maybe next week, baka bumili ako ng sand tapos ilagay ko sa parang maliit na swimming pool, na pambatang swimming pool para meron siyang dedicated na doon na siya maghuhukay. So, ayun. Yun yung naisip ko na isa sa mga solution. Pero for now, labas muna tayo sa yard kasi kailangan natin i-survey yung tatrabahuhin natin dito sa yard. So, kung makikita nyo, ayan, medyo malago. Malago na yung mga damo dito sa yard namin. And ito, tawag ni Iya dito. It's dandelion. I'm not sure kung dandelion tawag dito pero na-enjoy niya to kasi pinihipan niya and everything's flying all over the place. And there's more right here. Hold on. So, ito yung hinukay ni Marley. Ayan. Medyo na-damage niya ng matindi yung spot na to. And meron pang isa dito. Ayan. Good job, Marley! So, ito yung mower ko. Maganda sana siya. Kaya lang, kailangan na niya mag-retire kasi nagkaroon siya ng sira na hindi ko na siya pwedeng magamit ng maayos. Nagagamit ko pa siya. Kaya lang, medyo dangerous na siya gamitin kasi anong nangyayari? Tuwing ginagamit ko siya, nagra-rattle tong pinakang motor, itong gas cap, unti-unting natatanggal. And then pag natanggal siya, yung gasolina tumatapon. So, that's not good. Nagsimula yung problema dahil itong ayang part na yan, nagkaroon siya ng crack. Kung makikita nyo, nilagyan ko siya ng parang repair dito. Nilagyan ko siya ng tornilyo, din ng nut. Pero, hindi pa rin siya naging maayos. Kita nyo, meron akong bungee cord dito para lang ma-reduce yung pag-rattle niya. So, kanina habang nasa hardware store ako, bumili na rin ako ng bagong lawnmower kasi kailangan talaga namin dito sa bahay yun. Ayoko pa sanang bumili ng bago kasi nagagamit ko pa naman. Kaya lang mahirap na baka mamaya tumapon yung gasolina and then masunog pa ako. So, ayun, bumili na lang ako ng bago. Binili ni Cheryl. So, si Cheryl, mapera ngayon. Hindi ko alam kung ba't marami siyang pera, pero ayun. Yun na, binili niya ako ng bagong lawnmower. So, this is my new lawnmower. Ang tatak niya is Craftsman. 160cc yung motor niya and Honda yung motor niya. So ayan, alam natin na medyo quality yung Honda. Self-propelled na siya and 21-inch yung blade niya sa ilalim. Ito yung pinili ko kasi maganda yung value niya. Tapos naka-sale pa siya, $360 siya. Nakuha ko lang siya ng $300. So yeah, it's a pretty good deal. 2 years yung warranty niya. So ayun, ayan, unbox na natin to para masaya. Ang sarap sa feeling nung nag-unbox ka. Ito yung nag-unbox ako parang ang sesay ako eh. Kahit ano lang na-unbox ko, basta nasa kahon, tapos bago. Ayan, parang masarap mag-unbox. Ayan, unboxing. You know, naayos ah. Kaya pala ang bigat. 81 pounds yung pinakang bigat niya. You know. Ayos. Ang bigat. Bigat. So, ayan yung itsura niya. Ayan, makinis pa. Mamaya, madumi na yan. Yung gulong niya sa likod, medyo malaki. So, ayos yan para mas madali yung gulong niya. And, kailangan ko lang malaman kung saan ilalagay yung oil. Ito pala. Lagay natin yung oil na pre-provide nila. Ayan, meron akong gas dito. Ayan, madumi yung gas tank pero malinis yung loob niya. Let's fill it up and we are ready to roll. Okay. Are you serious? Marley!
Okay, so tapos na. Medyo malinis na naman yung yard namin. Maganda talaga tingnan kapag medyo mababa lang yung damo. Ayan, medyo maaliwalas na yung yard namin. Sulit na sulit yung nabili kong lawnmower si Marley. Walang ginawa kundi sundan ako. And yeah, yung damo namin dito, hindi siya masyadong maganda. So baka maglagay ako ng seed para medyo kumapal yung damo. Malapit kami sa beach, so medyo mabuhangin dito sa amin. So medyo mas easy na yung pagmow ko ng grass kasi medyo malakas yung nabili kong lawnmower, 160cc. Tapos, you know, self-propelled. So, ayun, medyo hindi na ako nagtutulak. Actually, medyo nahihila ako nung lawnmower. Napag ko nga muna itong camera. So, ayun nga, like what I said, medyo malakas-lakas yung hatak nitong bagong lawnmower natin. Kaya hindi ako masyadong nahirapan. Actually, na-enjoy ko mag-mow today. So, bihira ako ma-enjoy mag-mow kasi medyo mahirap. So yeah, 160cc. Saktong-sakto siya sa yard ko. Ayos na ayos. What do you think, Marley? Medyo dumumi yung pinakailalim niya, kaya lilinisin natin siya. Yun ang mahalaga dito sa mga lawnmower na to. Dapat lagi siyang nililinis tuwing pagkatapos siya gamitin para hindi siya masira agad. Marley, move. Here, you wanna drink some water? Here, drink. Drink. Good boy. Good job, Marley. Okay, lagyan natin yung hose para malinis natin siya. Alright. Then, buksan natin yung tubig. Okay. Tingnan natin kung malinis. Pwede na. Malinis naman. So, yeah. Kailangan ko siya ilagay sa shed para hindi siya maulanan. Kasi, pag naulanan to, finish na. Dahil palubog na yung araw, bukas ko na lang gagawin yung mga damage na nagawa ni Marley. Konti lang naman na to. Hindi naman siya masyadong matagal gawin. So, dalawang spot lang. Ito, tsaka yung nando sa kabila. So, yeah. Bukas na lang. At ayun na mga herb, tapusin natin itong walang kakwenta-kwentang vlog na to. Hopefully na-enjoy nyo yung pagmumuko ng yard. Walang kakwenta-kwenta, walang silbi. So yeah, that's about it. Don't forget to like, comment, and subscribe. But lagi nyo yung tatandaan mga herb. Love, peace, and happiness lamang. I will see you guys in my next video. Peace. Boy, ikaw. Magtigil-tigil ka, kakahukay mo ha. Musobra ka na. Ha? Bakit kahukay ng hukay ha? Oh.